Ayan, so panibagong video for CE410 or hydraulics. At para sa video na to ay mag-compute ulit tayo ng mga problems about the applications of major and minor head losses o ng combined head losses. So, sa mga hindi pa nakapanood ng video lecture ko tungkol sa major and minor head losses, ilalagay ko yung link sa description sa baba. Tara! Let's go! So, ito yung problem. Problem number 6, water is withdrawn from reservoir A and to be transferred to reservoir B, as shown in the figure below. So, kung mapapansin nyo, ay merong dalawang reservoir na involved. So, yung source natin is reservoir A, wherein ang elevation niya is below reservoir B. So, ang elevation ni reservoir A is at elevation 3.5 meters, while reservoir B is at elevation 17.5 meters. So, ang reference natin dito is yung maintaining liquid level on both reservoirs. So, yung pump sa pagitan ng reservoir A and reservoir B para ma-deliver natin yung liquid from reservoir A, which is water, ay at elevation 6 meters. So, nasa pagitan siya ng reservoir A and reservoir B. So, the 75 millimeter diameter suction line. So, meron tayong dalawang line dito. Yung suction line at yung isang nabanggit dito is the discharge line. So, yung tinutukoy nating suction line ay yung line na nagko-connect dun sa source papunta dun sa pump. So, nagkikreate ng suction pressure dito sa line na to. Lalo na kung mas mababa yung elevation ng source o yung level ng liquid ng source ay kailangan mag-create ng negative pressure dito para maitulak yan ng atmospheric pressure. Ngayon, ito daw suction line ay, ayan, so, nakalagay na dito yung diameter is 75 millimeters at yung total length niya is 5. So, itong run from reservoir A hanggang dito sa pump. So, ang limit lang natin ay hanggang dito, ah, kung nasan yung ating reference elevation. So, base dun sa given, yun daw ay 5 meters. So, yung C o yung coefficient for, o yung Heisen-Williams coefficient for major head loss is 130. At yung isa naman ay yung discharge line. So, ito yung discharge line. Yung line na nagko-connect dun sa pump at saka dun sa ating receiving na pump. Na reservoir, which is reservoir B. So, ngayon, itong discharge line, syempre discharge yan, nandyan na yung outlet ng pump, no? Yun na yung mismong outlet ng pump. So, ang diameter daw ng ating discharge line is 50 millimeters at yung total run, no, from the outlet of the pump up to the inlet at reservoir B is 20 meters long with C or the Heisen-Williams coefficient C 140. So, ang tanong dito ay determine the pump's power rating. So, ano daw yung pump's power rating in horsepower if the system flow, so given na yung system flow, so yung flow rate daw ng buong system is 85 gallons per minute at yung efficiency daw ng pump is 65%. So, nabanggit din dito na kailangan daw natin consider yung minor head losses at given naman yung coefficients K or the coefficient for minor head loss K dito sa table below. So, na-trim daw na natin itong table, no? At ang nilagay ko lang dito ay yung mga kailangan natin. So, given na yung sa 90 degree elbow, dito. Bale, tatlo siya. Given na din yung para dun sa gate valve. So, meron tayong ma-involve na dalawang gate valve dito at yung check valve. Ngayon, hindi ko sinasabi na ito lang yung pwede natin gamiting values. No? So, gaya nga na nabanggit ko, para sa mga ganitong coefficients, kailangan nating magtingin sa mga reliable references. Pero ito, ginagamit lang natin to for calculation purposes, no? As example. Tapos, ano pa ba? Ayun, so, given na to, table na to, at compute na natin kung ano yung unknown, which is yung pump's power rating in horsepower. Let's go! Ayun, so, madagdag ko lang na
Hindi lang naman ito, itong figure na to yung talagang system. So marami pang components yan. So ay naglagay lang ako dito ng certain components, no, para lang meron tayong magamit sa ating calculation. Pero kung dun sa total system at yung mga components nito ay hindi ito talaga yung final, no. So ayan, bago tayo mag-compute ay sulat muna natin yung mga given, no, para ma-eliminate ko muna tong problem at magkaroon tayo ng malaking space dito sa ating screen. So sulat ko muna yung given. So yung mga given ay isa-isahin natin. So wait lang, palpang ko lang yung yan, nipisan ko lang yung aking pen. So ngayon simula natin dun sa flow rate Q. So yung Q is 85 gallons per minute. So this is 85 GPM. So ngayon, since SI naman yung mostly yung mga units natin dito sa ating problem, ay convert na natin to into cubic meters per second. So yeah, compute muna natin dito sa baba. So 85 gallons per minute. So ang 1 gallon, equivalent ng 1 gallon in liters is 3.785412 liters. So convert natin tong liters into cubic meter. So ang equivalent ng 1 cubic meter is 1000 liters. Yeah. At itong minutes, convert natin into seconds. So, that is 1 minute is equivalent to 60 seconds. So, medyo boring yung pag-compute ko or pag-convert ko ng, ayan, ng units. Pero, parang hindi tayo magkamali. Siguro ay gawin natin tong conventional way. So, ayan, matitira lang dito ay yung cubic meters per second. So, ating E input sa calculator. So, oops, nangyari sa calculator ko. Ayan. So, input natin 85 multiplied 2. So, that is multiplied to 3.785412 over 1,000 times 60. So, ayan, may kulang ba? 3.785412 over 1,000 times 60. So, that is... So, yung equivalent niya in cubic meters per second ay 5.36 times 10 to the negative 3 cubic meters per second. At since magagamit naman ito sa ating solution ay, yan, store lang natin to sa A. Yan, store ko siya sa A para magamit pa natin siya later on sa ating solution. So, okay na tayo sa system flow rate. Ang sunod naman ay yung pump efficiency. So, sulat ko na rin dito. Pump efficiency is... Sorry, baliktad pala. This is efficiency ng pump. Pump efficiency is 65%. So, ang iba pang given ay yung... Ito. So, given na din yung diameter ng suction line. So, turing ko to as D sub S para dun sa suction line. That is 75 millimeters. Yung diameter naman ng discharge line. So, denote ko siya as D sub D. That is 50 millimeters. So, yung C para dun sa suction line. So,
Turing ko lang to as C sub S, that is 130. So para to sa suction line at para naman sa discharge line, C is 140. So gagamitin natin to para makompute yung major head losses later on. So ano pang mga given? Yung length. So yung length para sa suction, that is 5 meters. At yung length naman para sa discharge is 20 meters. Yeah. Ano pa? Ay, siguro yung ibang given nandito na sa figure. So, ang gagawin ko ay, ayan, tanggalin ko muna sa screen itong ating problem. Let's go! Ayan, so ano yung required dun sa problem? So, the required is the pump's power rating. So, ano yung power ng pump? So, mahalaga kung naalam natin kung ano ba yung tinutukoy na power dun sa problem. So, kung yan ba ay rating ng pump o ano ba yung power ng output. Kasi meron tayong dalawang i-consider dito na power kapag nag-compute tayo ng mga problems regarding pumps. So, meron niyang input and power output. So, sa power output, kung maalala nyo sa discussion natin about pumps, ayan yung pump nung discharging fluid dun sa pump o dun sa outlet ng pump. So, yan minsan yung tinatawag nating hydraulic power. At yung power input naman, yung nagko-cause para magkaroon ng hydraulic power. So, yan yung power which is caused by the rotating impeller. So, kung ano man yung component sa loob ng pump, either impeller or propeller, kung ano man yung nakokos na power nito, yun yung power input. At, yun ay yung mechanical power, or minsan tinatawag din nating brake power, brake horsepower, at yun yung unknown sa ating problem, which is power input. So, para makompute natin yung power input, so, for the power input, ang formula na gagamitin natin, pwede natin siyang kunin sa formula ng efficiency kasi involved na dito yung power input. That is, efficiency of the pump is equal to power output over power input multiplied to 100%. So, ito ay in terms of percentage. Kung naka-percentage to 100%. So, ngayon, para makompute natin yung power input, transpose lang natin, that is power input equals power output over the pump's efficiency. So, that is multiplied to 100%. So, and maka-cancel out lang naman dito yung percentage kasi nga, naka-percentage din tong efficiency. So, ngayon, para ma-compute natin yung power output, since yung efficiency ay given na naman at 65%, ang formula na gagamitin natin, so, power output, oops, or yung hydraulic power is, syempre, hydraulic, no, nandun na sa term mismo na hydraulic. Gagamitin natin ang formula for power na, ang mai-involve ay hydraulic properties. So, that is Q, or the system flow rate times gamma, or the specific weight of the flowing fluid times yung energy na involved. No? So, since pump to, ang kailangan nating i-consider ay yung head added by the pump. O minsan tinatawag nating total dynamic head. Pero, ayan, tawagin lang muna natin siyang HA or head added by the pump. So, given na naman yung Q, alam na natin yung specific weight ng fluid since yun naman ay water. Kaya lang ito ay hindi pa natin alam. No? Hindi pa natin siya nakocompute. Kailangan pa natin siyang compute-in. So ngayon, compute-in muna natin to para magamit natin siya dito sa formula ng power. So,
ano yung value ng head added by the pump. Let's go! And so, compute natin yung head added by the pump. So, makompute natin yan using our favorite concept, which is Bernoulli's energy equation. So, sa Bernoulli's energy equation, kailangan mag-set tayo ng points, no, or ng 2 points para dun sa ating solution. So, syempre, pipiliin na natin dito yung kung saan given ang elevation at ano ba yung mga essential points din dito sa system at piliin natin yung points kung saan mapapadali yung ating solution. So, ngayon, given naman yung elevations dito dun sa source, which is yung reservoir A, yung liquid surface level niya at 3.5 meters, given na din dun sa discharge point, which is dun sa reservoir B. Kaya lang kung mapapansin nyo dito ay yung inlet pipe natin para dun sa reservoir B ay mas mataas. Kaya lang, hindi naman given yung elevation niya at gamitin lang natin kung ano lang ba yung given dun sa problem natin. So, limited lang tayo dun. Pero kung sa design o kung magkocompute tayo ng actual, no, kailangan natin i-consider syempre pinakamataas. Anyway, konti lang naman yung difference nito at gamitin lang natin itong liquid level ng surface ng water sa loob ng reservoir B. So, ngayon, set natin as 0.1 itong source and 0.2 itong discharge. Ayan. So, at 0.1, so that is E sub 1 or the total energy. So, sulat ko siya dito pala. At 0.1, so since non-ideal yung system, kasi nga given na yung C at yung coefficients for minor head losses, ay consider natin yung head loss. That is minus the summation of all the involved head losses. Next, from between 0.1 and 0.2, may involved na pump sa gitna, kaya mag-add tayo ng head galing dun sa pump equals the total energy head at 0.2. Ayan. So, isa-isahin natin para dun sa points 1 and 2. So, sa point 1, since yan ay reservoir, wala tayong kukonsider na velocity head, pressure head, at meron lang tayong i-consider dito na elevation head Z. So, that is Z sub 1 minus, para dun sa head loss, wait lang, para dun sa head loss, kung papansin nyo, given na nga yung C o yung Hazen-Williams coefficient for head loss, ay meron tayo syempre ang i-consider na major head losses. So, between points 1 and 2, ang madadaanan nating pipes ay yung suction line, which is ito, at yung discharge line, which is ito. So, minus tayo dito ng summation ng all major head losses plus yung lahat ng minor head losses para dito sa bends, gate valve, and check valve. Consider na rin natin siya. That's H sub L. Plus head added by the pump equals E sub 2. So, para sa number 2 or sa point 2 ay similar lang din dito sa point 1. No? Reservoir to, wala tayong kukonsider na velocity head and pressure head at elevation head lang yung matitira sa ating equation. So, given na yung Z sub 1 and Z sub 2. Madali na yun. Kaya lang, computein natin yung major and minor head losses. Isa-isayin natin. So, simulan natin dito sa summation ng major head losses. So, ang madadaanan nating line ay itong suction at itong discharge. So, computein muna natin yung para sa major head losses. So, para sa major head losses, gamit ako ng red para mas visible. So, for H sub F for the suction line, so, gamitin nating formula ay Hazen-Williams formula for head loss. So, bakit yun ang gagamitin natin? Kasi nga, ang given na sa problem ay C. So, titingin ka lagi kung anong coefficient yung given. Kapag ka F yung given, ang gagamitin natin ay Darcy-Weisbach. Kapag ka ang given naman ay N, ang gagamitin nating formula ay Manning's. So, since C naman yung given dito, ayan,
gamitin natin ang Hazen-Williams formula, which is 10.67 LQ raised to 1.85 over C, 1.85, and D, raised to 4.87. Ayan. So, ang gagawin ko, ayan, para hindi maging crowded yung aking solution, ay ayan, input ko na diretso sa calq yung mga values. So, para sa H sub F sub S, o dun sa suction line, o yung head loss due to pipe friction at the suction line, ay compute natin using the calculator. So, check lang natin na ang na-store natin na value for A ay 5.36. Ayan. So, just for clarification lang, kasi gagamitin natin yun sa solution. So, para dun sa suction line, that is 10.67 multiplied to L. So, yung length para dun sa suction line is 5 meters multiplied to, ba ako naglalagay pa ng parenthesis. So, Q, that is the stored value at A, ayan, raised to 1.85, ayan, all over yung C for the suction line, that is 130, raised to 1.85 multiplied to diameter. So, ang diameter natin for the suction line is 75 millimeters. So, in meters, that is 0.075 raised to 4.87. So, equals. So, yung H sub F sub S is 0.12 meters. So, ang gagawin ko ay, ayan, store ko lang ito sa B. So, lagay ko lang dito na na-store natin siya sa B. Para hindi tayo malito. Next, balik ko lang yung, ayan, replay ko lang yung sa calq, at paltan lang natin yung mga na-input natin kanina. So, para dun sa H sub F sub B, o dito sa discharge line, since madadaanan natin yan, consider natin yung head loss dyan sa pipe na yan. So, that is F sub F sub B is equal to, so, that is 10 point, oops, ulit, nangyari. Uy, ano nangyari? Yan. Bigla nawala. So, balik ako sa calq. So, ang length para dun sa discharge line ay 20. So, ito yun. That is 20. At yung Q, same pa rin. By means of continuity condition, A pa rin siya. At, oops. Ayan. Yung A, same pa din. Yung C for the discharge line is 140. At yung diameter ay 50 millimeters. So, paltan ko lang to ng 50. So, yung head loss ay, syempre, expected na natin na mas mataas yan. Since, mas mahaba yung run niya. At, ayun, mas, ayun nga, mas mahaba yung run. Di pala. Yung kanyang coefficient pala ay mas mataas. So, kapag mas mataas yung coefficient, mas smooth yung pipe kasi inversely proportional yung coefficient C sa head loss. So, ayun. At since mahaba nga yung run at maliit pala yung pipe size, ay posibleng mas mataas yung makompute nating head loss dun sa discharge line. So, store natin to sa C. Ayan. Para magamit natin later on sa ating solution. Let's go! So, ang sunod naman ay para dun sa summation ng minor head losses. So, that is H sub L. So, para dun sa H sub L. So,
Ulitin ko lang. 4 minor head losses. So, ang gagamitin lang nating formula for minor head losses ay yung general formula, which is K times velocity head. So, kung papansin nyo, given na naman yung Q. Kaya, pwede nating gamitin yung formula for velocity head na in terms of Q. Kasi hindi naman yung makukuha natin na value. So, that is K times yung paborito nating formula, which is 8Q square over pi square g d raised to 4. Ayun. So, ngayon, tingin tayo sa figure. So, meron ditong mga given na components gaya ng fittings at saka ng valves. So, that is in 90 degree bend. Kaya lang, kung papansin nyo, iba yung 90 degree bend dito sa suction line kesa dito sa discharge line. Kasi magkaiba yung size nila. Kaya yun, may iba yung consideration natin. At para dito naman sa gate valve, iba rin tong gate valve syempre sa suction. Kasi 75mm na gate valve yan compared dito sa gate valve sa discharge. Kasi 50mm naman yun. So para makompute natin yung ayan, for the summation of minor head losses ay gawin nating tabular form. So, sulat ko dito ay components. So, components. Ilagay ko dito yung quantity, QTY. Kung ilang components ba yung nandito sa system. Tapos, write down natin dito yung K at yung velocity head. So, yung V square over 2G. So, ngayon, compute na muna natin yung velocity head para sa suction line at saka sa discharge line. So, yung formula nga na gagamitin natin is 8U square over pi square GD raised to 4. So, punta tayo sa calculator at ayan, hindi ko na isusulat dito sa screen. So, para sa suction line, that is 8Q square multiplied to Q is stored value at A square over pi square. So, pi square times 9.81 times yung pipe size dun sa suction line, which is 0.075 meters raised to 4. So, raised to 4 natin to. At, ayan, alamin natin yung value. So, yung value is 0.075. Ngayon, ito ay store natin to sa D, siguro. Ayan. Kasi, sa huling pag-store natin yun ay sa C. So, store natin yung velocity head dun sa suction line at B. At para naman, so, replay natin. Para naman dun sa discharge line, ay store naman natin siya sa E. So, palitan ko lang tong pipe size ng 0.05 kasi nga 50 millimeters yung suction line. Ayun. So, yung value ng velocity head dun sa discharge line ay 0.38 and store ko siya sa E. Ayan. So, ayan, isa-isay na natin. Para dito sa discharge line, dito sa suction line, ang may involve sa atin ay isang 90 degree bend. So, sulat ko na dito. 90 degree bend. So, 90 degree B na nailalagay ko. Quantity niya ay 1. Ang K niya ay, tingin tayo dito, that is 0.3. Yan. Tapos yung velocity head niya ay yung stored value at B. So, ang sunod ay yung gate valve dito sa suction line. So, gate valve para dito sa suction line, ang quantity niya ay 1. Then, yung K niya ay, so kung titingnan natin sa table, ang K niya ay 0.15. Then, yung velocity head niya ay B. So, ayun.
Okay na tayo dito sa section 9. So maglagay ako ng line dito para ayan, yung magiging division natin between suction line and discharge line. So ito yung division line natin. So para naman dito sa discharge line, may gate valve. So yung gate valve ay isa lang. Ang K niya, so K ng gate valve ay 0.15. At yung gagamitin nating velocity head ay yung stored value at E. O yung velocity head at the suction line. So sunod niyan ay yung check valve. So CV. So para sa check valve, isa lang 'yon. Ang gagamitin natin kay ay 2. Ang velocity head ay E. So para naman dito sa 90 degree bend dito sa discharge line. So 90 degree D. So ang quantity niya ay 2. So 1, 2. Ang gagamitin natin K ay 0.3. Ang velocity head ay E. So yun, computein natin yung H sub L nung bawat components. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung na-compute natin na head loss or na minor head loss dito sa 90 degree bend at the suction line ay 0.0225 meters. So ito ay in terms of meters. So ito yung na-compute natin na minor head loss sa 90 degree bend at the suction line. So ang ginawa ko lang, minultiply ko lang tong quantity times K times velocity head. Kasi ito nga yung formula natin eh. K times velocity head. At i-multiply natin yun kung ilan yung quantity. Ayan. So, gawin ko yun dun sa natitira pang mga components. Ayan, so nakompute na natin yung lahat ng minor head losses para dito sa mga components sa ating system. So ang gagawin ko ay kukunin ko lang yung summation nitong lahat ng nakompute natin para makuha natin yung total minor head losses. Ayan, so yung nakompute natin na minor total minor head losses ay 1.0788 meters. Ayan. So, ngayon, since sa compute na natin yan, store natin yung value na yan sa shift store to F. Ayan. Para magamit pa natin siya later on sa ating solution. So, ang gagawin ko ay delete ko na tong naging solution natin for minor head loss para ayan, lumawag yung space natin sa screen. Ayan. So, ngayon ay compute na natin yung head added by the pump. No? At i-continue natin itong ating solution. So, para dun sa Z sub 1, so Z sub 1 is equivalent to Z sub 1 is 3.5 meters minus the summation of the major head losses. So, ngayon ang major head losses natin ay itong dalawa, itong B and C. So, lagay ko dito B plus C at yung summation ng lahat ng minor head losses plus minor head losses ay yung stored value at, so kung maalala nyo, ito ay stored value at F. So, sulat ko lang dito para ito yung stored value at F. Oops. Black. Okay. Yeah. Stored value at F plus
the head added by the pump, which is the unknown value. Then Z sub 2 is at elevation 17.5. So that is 17.5 meters. So yun, makompute na natin yung value ng HA or the head added by the pump. So that is 3.5 minus the quantity of alpha B plus alpha C plus alpha F close equals alpha calc, then oops, sorry, plus X pa lang kasi unknown nga pala yung HA plus X o yung unknown equals alpha calc is equal to 17.5. So, shift, solve. Yan. Yan yung mga values na na-compute natin kanina. At yung value ng head added by the pump ay 18.3235 meters. So, ito na yung head added by the pump. Ngayon, ang gagawin natin ay store ulit natin ito. Store lang tayo ng store. Okay. Store ko to sa M. Yeah. Store ko tong value na to sa M para magamit pa natin siya later on dito sa ating formula. So, ngayon, ang sunod na natin gagawin ay compute na natin yung power output. That is, power output is equal to, so that is Q. So, yung Q is the stored value at A multiplied to gamma. So, ngayon, pwede natin gamitin yung gamma ay 9.81 kilonewtons per cubic meter. Pero take note lang, kapag ginamit natin to, ang makukuha nating answer ay in terms of kilowatt. So, ayan, maya na lang natin i-convert. Kasi ang required dun sa problem ay in terms of horsepower. Then, multiply natin to sa head added by the pump. That is the stored value at M. So, yun. Compute na natin yung power output. So, the power output is alpha A times 9.81 times M alpha M. Yan. So, yung power output ay 0.9639. This is in terms of kilowatts. And sabi sa problem, dapat daw ang makompute natin ay ang unit ay horsepower. So, convert muna natin to into horsepower. So, conversion factor natin, ang 1 HP is equal to 0.746 kilowatts. Then, power output in terms of horsepower. So, yung answer ay divide lang natin to 0.746. So, ito yung power output. 1.2921 horsepower. So, hindi pa ito yung ating final answer. So, ang final answer kasi natin, so, store ko na naman to, store lang ng store. Store at, siguro store ko na to at Y. Shift, store, Y. Yan. Hanggat meron pang natitirang, yan. Natitira dito yung variable na pwede nating pag-storean, ay store lang tayo ng store. Para hindi rin tayo, yan, nagsusulat ng mahabang values. Gaya nito. So, compute natin ay yung totoong required, which is the power input. So, power input, formula natin is power input, ito yon is power, ibahin ko nga yung pen ko para ayun. So, yung power input is equal to the power output over the pump's efficiency multiplied to 100%. So, yung power input is equivalent to yung power output, which is the stored value at Y over
pump efficiency, that is 65%, 65% multiplied to 100%. Ayun. So, kahit nga hindi na natin store sa Y kasi nasa answer lang siya. Sige, pero, anyway, gamitin na natin yung store natin na value, which is Y, over 65 multiplied to 100%. So, ito yung ating power input or the pump's power rating, 1.987 horsepower. Pero, kung gusto nating tama yung pagpapresent natin ng answer natin, since ito naman ay pump's power rating or brake horsepower, dapat i-convert na natin or i-round up natin to the nearest capacity dun sa mga commercially available na pumps. Ayun, wala namang specification ng pumps na 1.987 horsepower. Ang sunod na niyan na horsepower rating para sa pump ay 2 horsepower na. So, use 2 horsepower. So, pwedeng ito na rin yung ating final answer. Pero take note lang na hindi natin ira-round up yung ating answer kapag ka power output yung na-compute natin. No? Huwag nating ira-round up agad yan. Kasi nga, ginagawa lang natin to kasi yung mga commercially available na pumps ay ang tinutukoy doon ay it's either electrical power o yung motor horsepower or brake horsepower. So, since ito ay pumps power rating or brake horsepower, pwede natin tong i-round up dun sa commercially available. Pero kung hydraulic power naman yung na-compute natin, hindi naman, kumbaga, nilalagay sa specification ng pump yung power output, no? Usually power input yan or yung rated power in electrical power. So, ayun, pwede natin sabihin na answer natin is 2 horsepower. At ito na yung na-compute natin na power out power input o yung pump's power rating at gamit din yung mga formulas ng major and minor head losses. No? At nagamit natin siya to application. At yan lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo at see you sa next video. Thank you so much.